serious naman ngayon yung topic natin. For sure may mga topic tayo na parang ang hirap i-discuss. Ayaw natin, sensitive issues. Sensitive issues na we don't want to discuss as much as possible. Okay. So ikaw, gusto mo bang napapag-usapan ng politics? No. Bakit? Unang-una sa lahat, we have different opinions. Kaya yan, katulad yan. Relationship kailangan private yan. Confidential nga. Mm-hmm. Kasi, kumbaga, hindi lahat ng tao, they will be happy kung happy ka eh. Yes. Right? Totoo. Yes. Hindi ba, mayroon lang yan. Nakikichismis. Tapos, chismis is life. Yeah. So, especially relationship. Gusto yan ng mga pag-usapan din ng ibang mga tao. True. Maganda siyang pag-usapan, of course, because this is about God. But then, wag siyang dapat pag-awayan. Yes. Diba? Perfect word. Diba? Yun ang yung pinaka-ano doon. At pag-away-away. God is love. Yes. So we shouldn't fight with each other because of the religion. Welcome back to my channel, mga kabaks. So, for today's video, as you know, we have a new segment here in Trip ni Box, yung ating Real Talk with Box. So, for today's discussion, of course, I'm with my special guest, as always, special guest, consistent guest. Calls Amazing Travels. Thank you for having me. Yeah. Okay, so medyo serious naman ngayon yung topic natin. Kasi nowadays, may mga... Actually, not only nowadays. For sure, may mga topic tayo na parang ang hirap i-discuss. Ayaw natin, sensitive issues. Sensitive issues na we don't want to discuss as much as possible. Okay? So, siguro first one is... Which one? About politics. Okay, politics. So, ikaw, gusto mong bang napapag-usapan ng politics? No. Bakit? Unang-una sa lahat, we have different opinions. Okay. Whatever you do, whatever you say, whoever your ano to, politician, sino man yung ano yun, yung gusto takan, mo na, na partido. Hindi mo sarili mong opinion yan. Mm-hmm. So you will choose only the words or opinions na alam mong sasang-ayon din according to your choice. Mm-hmm. So, for me, it's better for us to respect kung ano yung opinion natin. Kasi, magkakaiba naman tayo ng opinion, tayo ng desisyon. So, instead of pag-usapan yan, let's just keep it to ourselves. Kasi in all cases naman, mas maganda pa rin may privacy yung mga choices natin para maiwasan na lang yung gulo. Oo. Maiwasan yung arguments, yung mga kung ano man ang di pagkakasunduan, iwasan na lang natin. Ako naman, siguro, yung point of view ko dyan is, ayoko kasi nung napupunta yung discussion sa debate. Oo, sa bagay, yes. Kasi yung mga politics na yan, for sure, kapag hindi kayo parehas ng partido or sinusuportahang mga, yun nga, politician, for sure, darating kayo dun sa point na kailangan nyo mag-debate na hindi, ganito. Yung alam mo, yung lalabas to the, I don't know, pero most of the, may mga na-encounter din akong ganyan mga kaibigan actually. Oo. Na iba talaga kami ng opinion about politics. So, nililinis ko talaga. Iniiba ko talaga yung topic. Yan. Kasi parang, talagang hindi kami magkakasundo kasi nga magkaiba kami ng choice. Kahit anong gawin mo, kung ano ba, hindi ko gusto yung partidong yun, kahit anong magandang opinion mo, hindi ko gusto niya kasi hindi ko siya gusto. So, better, wag na lang natin pag-usapan. Yes. Okay. Yes. At least, let's respect each other's choices when it comes to politics. Yes. Diba? Okay. Next one, siguro ito rin, isa to sa mga topic na parang madalang ko marinig. Ano? Like? It's about death. Ah. Kamatayan. Okay. So, oo, parang hindi ko siya masyado na... Hindi ko siya kayang masyadong pag-usapan kasi siguro I'm not that ready. Ah, okay. Ako siguro ha, at this point of my life, medyo hindi pa ako talaga, honestly speaking talaga, hindi pa ako ready. Ako, it's not about ready na mamatay.
For me kasi, practical kasi ako. Okay, practical ako na. Ako okay pala sa akin. By the way, okay sa akin na napag-uusapan. Okay sa akin. Kasi, kailan ko ba na-learn na kailangan paghandaan din, ultimo eh, death. It's like, kailangan paghandaan yung pag-aaral, kailangan paghandaan yung pag-aaral ng anak mo, yung pagbuhay sa anak mo, kailangan paghandaan, pati pagkamatay. Gusto kong pinaghandaan. Okay? Ako naman, yun nga, parang maisip ko pa lang yung paano ako mamamatay. Oo, paano ako mamamatay. Parang ano po kasi iniisipin yung paano mamamatay? Yung, kaya nga, parang yung mga ganyan topic, parang ang for me, ayoko siya talaga mag-usapan. Kasi yung parang naiisip ko pala na ano, oh my God. Ako okay lang. Wag muna ngayon, papagan. Oo, syempre wag muna ngayon kasi hindi pa tayo ready nga. But for me, yung halimbawa, kung if ever man, kasi it will all depends naman to the Lord. Oo nga. Okay, yung reason. Pero yun nga, ako okay, kaya ko siyang pag-usapan in terms of being ready kung sakaling, you know, kung ano mangyari man sa akin, na ayokong, oh, wag naman, Diyos ko, syempre. Yung na ayoko mahirapan yung family ko. Oh. Yung gusto ko may ready ng ano, tulad ng mga ngayon kasi, you know, I'm very particular when it comes to insurance tsaka yung mga St. Peter, to be honest. So, mas gusto ko meron yan. Meron na. Yun. Mas practicality nga sa akin. That's the only thing. Pangatlo naman is, eto, I don't think na, siguro nga yung iba, pero, alin? Majority, kaya na mapag-usapan to. Yung depende siguro. Sa tao. Relationship. Oh, ako? I mean, baka nga, sayo, mahirap. Ba? Gusto mo yung usapan? Yung sa akin ah. Hindi. Me too. Sa akin, hindi talaga. Gusto ko private ako pagdating sa relationship. So, private akong person pagdating sa relationship. Hindi ako basta-basta nag-share. Unless super close. Like, pili lang yung mga nakakaalam. And at the same time, ayoko din siyang pinag-uusapan kasi by the end of, yun nga, yung kayo lang naman dalawa yung makakaalam. Kasi kayo lang na doon sa relationship. Kung maraming nakikisaw-saw sa isang relasyon, mas magiging magulo. So, mas okay sa akin na private tayo para yung problema natin, tayo lang yung solve. No? Kasi kung maraming nangyayalam dyan, mas magiging magulo, mas magiging complicated. So, wala kayong katahimikan. Yun naman sa akin. Kaya ayoko nung maraming yung pinapost. I'm not into posting into social media that you're in a relationship. Wala kayong mahanap sa akin kahit tanong nyo yung mga friends ko. Na hindi ako nagpa-post kasi I don't want people na nakikialam sa personal life ko. Pares tayo. So, ako din. Ayoko. Yung relationship dapat talaga medyo pipili ka talaga ng mga kaya. Yan, katulad niya. Relationship kailangan private yan. Confidential nga. Kasi, kumbaga, hindi lahat ng tao, they will be happy kung happy ka eh. Yes. Right? Totoo. Yes. Hindi ba, meron lang yan. Nakikichismis. Tapos, chismis is lying. Yeah. So, especially relationship. Gusto yan ng mga pag-usapan din ng ibang mga totoo, tao. True. Kung may makita yan na hindi maganda nangyayari sa relationship mo, yun nga. Not all will be concerned. Minsan nga may mga issue pa na iti-chismis ka na about, oh, ganyan, oh, nakita ko si ganito, ganyan, di ba? Kasi, marami talaga makikialam sa inyo pag marami nakakaalam. Marami concern, maybe, pero di ba, pag sa relationship naman, dapat kayong dalawa lang sa decision making. At the end of the day, kasi kayo lang naman din dalawa nga ang na magkasama. And kayo lang nakaka-experience. But it's okay to have friends, pero yung sharing it into a lot of people, I'm not. Kaya mahirap pag-usapan. Tama din naman. So, the next one is religion. Okay. Religion. Kung gusto mong pag-usapan? Oo. Gusto mo ba pag-usapan? I love talking about it, but I don't wanna argue about it. Yes. Okay. I don't wanna argue, like, yung comparing. I don't want to compare also about religion. Kasi for me, lahat tayo, may kanya-kanya tayong religion. Hindi naman iisa lang yung religion natin. But we only have one God. Yes. So, at the end of it, isa lang talaga. It's how you express your love to the Lord. Kaya, meron tayong religion and your faith. So, iba-iba rin yung klase ng faith natin sa the Lord. Gusto ko yan, nire-respeto. Nire-respeto na lang natin kung ano yung religion ng iba para maiwasan din ang argument kasi hindi dapat dahil isa lang naman yung Diyos nating lahat.
iba-iba lang yung mga ano, yung mga religious nga, religious groups, but by the end of the day, it's about respecting the faith of other people as well. Ako naman, nakikita ko siya parang ano lang, politics. Same, yung religion, yes. Diba? Kasi parang at the end of the day, yun nga, ayoko nang nagiging parang mag-a-argue kayo, magde-debate kayo. After nyo, you know, at the end of your discussion, nag-aaway na kayo kasi magkaiba kayo ng pananampalataya. Totoo. Diba? So, better siguro ng yun. Yun na nga, pwede siyang pag-usapan, maganda siyang pag-usapan, of course, because this is about God. But then, wag siyang dapat pag-awayan. Yes! Diba? Perfect word. Diba? Yun ang yun. Pinaka, ano dun. At pag-away-away, God is love. Yes. So we shouldn't fight with each other because of the religion. We should understand each other about our own choices. Yes, yes. Okay, and the last one. Okay. Ito, gusto ko siya pag-usapan. Ano yan? Pero siguro, ayoko din siya pag-usapan. Ay, sige, 50-50. Money. Of course, oo. Diba? Ako 50-50 yung ano ko dyan. Masarap siya pag-usapan, of course. Sabi nga, sabi nung iba, money cannot buy happiness. Come on, guys. That's not true. Ako, be realistic, diba? Parang, sa panahon ngayon, lalo na ngayon, ha? Pandemic. Ano ba kailangan ng mga tao? I think you're talking about the needs. Mm-hmm. Yeah. So, diba? Needs, of course, it will make you happy. Happy. But for emotional aspect, no, of course, definitely. Yeah. Na. Pero, yung part na ayaw ko siya pag-usapan, yung halimbawa magkukwestiyonan kayo. Halimbawa, may partner ka. Oo. Tapos, magkukwestiyon kayo ng mga about sa pera. Oo. Yan, ayaw ko nung ganyan-ganyan. Oo. Pero yung pag-usapan na about kung paano kumita ng pera, paano ka magkakaroon ng passive income, and all this stuff, it's fine. Pero yung magkukwestiyonan or magkakaroon kayo ng problema because of money at pag-uusapan nyo dahil problema, yan ang pinakaya ko. Oo. Ako naman, half. If I want to speak about, I want to talk about money, if I want to inspire others. Yes. Right? Mm-hmm. Not bragging. Mm-hmm. Because you will not say naman any amount. Yes. Okay. For example, like about investment. That's another way of talking about money. Mm-hmm. So, if you are gonna inspire someone, like, okay, you should save. Okay, ito yung perang na may make ng, halimbawa, you need to have passive income, emergency funds, or anything mm-hmm. about that. Yes, it's good to share about these things. Mm-hmm. But, like, for me, balik lang tayo dun sa relationship, ayaw na ayaw ko yung pag-usapan yung pera. Kasi, diba? Sa relationship, money is evil. Yes. Sa investment, money is like an essential. Mm-hmm. Okay? So, may iba-iba kasing factors. Oo, iba-ibang factors and iba't ibang categories na hindi maganda ang money sa gantong aspect at maganda naman sa gantong aspect. So, mostly, talaga, totoo yan, sa relationship, medyo nakakasira talaga siya kapag pumasok na ang pera. So, no? Ayoko talaga siya sa relationship. Mm-hmm. But, you have to be aware about on balance. How handling the money. If you, maybe pwede nyo pag-usapan kung paano nyo gagawin yun. But to fight about money? No. Mm-hmm. I don't wanna argue about. Ayoko pinag-uusapan yung pagdating sa ganyang bagay. So, yun guys, ang ating five sensitive. Masyadong seryoso yung usapan natin, no? Yun yung, pero in fairness, okay siya pag-usapan, di ba? Oo. Yun yung mga... May iba naman, di ba? Yan yung parang feeling na ko, feeling na, natin na ang hirap i-discuss sensitive issues. But then, sometimes you really have to discuss. Yes. So, that's all for today, mga kabaks. Thank you for be with us and hear our own opinions about these topics. If you want to see more of this kind of videos, segment just comment down. So, para magawa din namin ulit sa susunod na mga topics. Para magka-idea kami kung ano yung mga gusto nyong napapanood. Yes. So, ma-discuss namin in the next videos na gagawin namin. Okay? And please, don't forget to follow my friend's YouTube channel as well. Thank you also. Paul's Amazing Travels. Yes. And my channel, Trip ni Bucks. Don't forget to like, share, subscribe. And please do not forget to hit
the notification bell for more videos like this segment. Okay? Thank you so much. Until next time. Always be happy, guys.